Kailangan nyo bang gumamit ng mga ganyan klasing patawa para maging katawa-tawa kayo? Ayon, what's up? Siyempre mga katunay, ito ang inyong lingkod na si BT! And welcome to my channel, Tunay na Kritiko! At medyo pawis tayo, hindi tayo masyadong nakapaghanda. At yung mga ilaw-ilaw natin, hindi natin masyadong nahanda dito eh. Ngayon lang nagkaroon ng kuryente. Grabe ha? Nagkakasunod-sunod na yung brown out ha? Ano ba yan ha? Nako! Bakit bumabalik tayo sa 1986 ba yun? 1987? Yung laging brown out, mga katunay, naaalala nyo nung panahon ni Cory, di ba? Ngayon bumabalik na naman tayo sa ganyan. Bakit naman? Siyempre, meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. Ayan ha. Meron akong nakitang comment na isa. No, ang sabi sa akin, akala daw tape bulaga, vlogger ako. Kasi daw, hindi daw maayos ang suot ko kapag nagbablog ako. Ano ba gusto nyo isuot ko? Mariusot naman. Hindi, parang ano din naman siya. TBJ supporters din naman siya. Ganto lang ako kasi mahilig ako magsando. Kasi para presko. Diba? Presko. Air condition naman tong ano ko, lugar ko. Pero gusto ko talaga yung presko talaga. Kasi mainitin ako eh. Mainit ang ulo ko! No? Pag mainit. No? Umiinit ang ulo ko. Hindi. Kaya gusto lang natin ito, nagpapakatotoo lang tayo, 'di ba? Kung nakikita nyo sa ibang vlogger na sila is posturang postura, hindi ako ganun. No, kasi dito sa ginagawa natin, hindi na importante rito kung ano, hindi na importante dito kung ano pa yung suot natin. Ang importante, yung madidinig nyo galing sa akin. Kung ano yung sasabihin ko sa bawat video na mapapanood nyo. No? Yung magiging komento ko, reaction ko, at maipaparating sa inyo. At least, yung buhok ko, naka-gel. Diba? Hindi yung parang sabog-sabog. Ayan, wag na natin pagtagalin to. At sabay-sabay na nating panoorin. At bigyan ng reaksyon na laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kapatid? Ayan, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credit sa mapapakinggan nating boses. Ito po ay nagmula kay Sir Jake Magnus TV. Ayan, ang paborito natin, ang suki. Ah, mas marami tayong ano eh, magandang maireaction kay Sir Jake Magnus. Ayan, di ba? Tapos pag tinandeman pa natin, di ba? Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na rin po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Tuloy na natin. Ayan, so ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung mga kapalpakan na naman ang nangyari dito sa fake bulaga. Ano na naman yan? Ito, matatalakay na naman natin dito at mapapag-usapan natin yung pasimpleng banat ng isang netizen dito kay Boboy Villar. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ayan YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong ating live streaming. Yes! Huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong mga klase ng vlog or live mga kababayan or video. Kasi maraming nakakatuwa akong topic na nakita. Tulad na lang nito mga kababayan, yung vlog, yung live kahapon ng G Sagetli na kung saan kahapon ko pa itong nakikita na ito daw pong si Boboy Villar nag-seeper kaso sa harap ng camera. At hindi lang yon mga kababayan, napakarami nang nangyari sa video yon na hindi po napansin ng mga netizen na papansinin natin ngayon. Ibig sabihin, nag-ano siya ng seeper niya sa harap ng camera. Kayo ba talaga, desperado na ba sa pagpapapansin? Di ba, desperado na ba kayo sa mga ginagawa nyo para maging katawa-tawa kayo?
Diba? Kailangan nyo bang gumamit ng mga ganyan klasing patawa para maging katawa-tawa kayo? Diba masyadong exage na yung ganyang klase? Kung magsisiper ka sa harap ng camera, ano yun? Nasa noontime show ka? Ganun. Ang gusto mo ipakita mo, nagsisiper ka. Hello? May MTRC Bing nagmamatsyag sa inyo. Ang dami nyo ng problema, gusto mo pang dagdagan. Mariosep ka naman, boy. Sko. So eto, mga kababayan, umpisahan na agad natin itong ating talakayan. Ano bang unahin natin? Yun ba kumakalat na utong? Yung nangyaring kapalpakan na kumakalat na utong ba? Di ba yung unahin natin? O ito muna kay Nanay Christopher Men. Pero mas maganda siguro, mga kababayan, ito na lang muna. Next na lang muna natin yung kay Nanay Christopher Men. Unahin muna natin itong kumakalat ngayon na kung saan daw ay talagang ano, ikinocall out ng taong bayan ng NTRCB dahil mga kababayan dito sa ano, dito sa video nitong si Cassie. Mga kababayan, na kung saan nabanggit ni Cassie yung isang kataga na hindi mo dapat binabanggit sa harap ng sockmate, sa harap ng camera. Ayan, mega love shoutout po. Ay, shoutout sa 184 na nakatutok sa atin. Maraming maraming salamat po sa panonood, ah. Thank you po sa pagsuporta, mga kababayan. So ito, unahin na muna natin itong putong issue na ito, mga kababayan. So ito, umpisahan agad natin itong putong issue. Ayan. Ito, i-play na natin, ha. Ito ba kayo, tanungin ko kayo, pag napakinig nyo ba to, dapat bang ipatawag ang Tape Incorporated ng MTRCB or hindi? Pakinggan muna natin. Hindi pa kayo makakuhulog sa akin? Ang OA na, ha? Oh. Ang dami na kayong utong sa... Utong? Kasi ligas ni ipap... Oh, utong! Utong! Oh, utong! Utong ba, utong? Sige, mamaya. Talakayan natin yan. Ayan, ito mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Alam nyo, hindi dapat tumapapansin ang taong bayan, hindi dapat tumapapansin ang mga netizen yung utong issue na ito kung hindi inulit-ulit at hindi nag-sorry sa harap ng camera itong si Cassie. Tama yun, no? Nakita natin na nabanggit niya, nadinig natin yan, nabanggit niya ng aksidente. Ayan din ay isang parte ng aksidenteng pagkakabanggit. No, yung utong. No, alam naman natin ang utong is natural na word. No, meron naman sa lalaki niyan, meron sa babae. Pero kung lalagyan natin ng kahulugan, medyo hindi maganda. No, sa pandinig. No, syempre may mga bata din. Alam din ng mga bata 'yan kung ano ang ibig sabihin nun nung utong na 'yon. No, ang problema is inulit niya pa uli. 'Di ba? Kung nagkamali ka sa una mong banggit, sana hindi mo na inulit-ulit pa. Eh siguro first time niya din, no? First time niya ba na nag-host, no, sa ganyan kalaking programa? 'Di ba? Kung first time niya is magkakaroon siya ng mga pagkakamaling ganyan. Ang nakita ko dito, hindi niya naman sinasadya yung pagkakabanggit, pero ang problema is inulit-ulit. No, at sinabi ka ni Sir Jake, naghingi ng sorry. Ayun 'yun. Pinangunahan na agad. 'Di ba? So, hindi naman natin masisisi dahil syempre alam naman natin na anak ni Ma'am Carmina at Sir Soren Legaspi yan. No, medyo bata pa, no? At saka medyo parang English spoken ng dollar si ano, Cassie, 'di ba? Hindi niya alam yung mga ganyan-ganyang banggit, yung mga utang, tapos utong nabanggit niya, 'di ba? Nabubulol ka eh, yung mga aksidente, hindi talaga mawawala yan. Pero kay Kim Chu din naman, is nagkaroon din siya ng aksidenteng salita. No? Kapag talaga may mga parang lahi eh. Nabubulol ka minsan eh, di ba? Kung ano yung naitatawag mo. Pero syempre, ang problema, nandiyadyaan ka sa telebisyon. Nasa noontime show ka na kung saan nakatutok ang mga tao at yung mga bata. So yung kay Cassie kasi, no, may sasabi natin na aksidenteng pagkakabanggit. Pero yung inulit-ulit, yun na ang mali. Diba? Dapat hindi mo na inulit-ulit yung sinasabi mo. Diba? Babayan, hindi dapat yan mapapansin. Eto, pakinggan pa natin.
patawag ng MTRCB dahil sa umano'y sa isang pagkakamali na nagawa niya sa segment na ibihagi ng Itbulaga nitong Sabado, August 26, kung saan ang topic na pinag-uusapan ay tungkol sa utang. Utang yon, pero yung pagkakabanggit ni Kasi, otong. Kaya mga kababayan, ito MTRCB Tomatic. Dito nga ay narinig niyang nag-uusap sila Cheryl Solomon, Winwin Marquez, Alexa Miro at Arasan Agustin, kung saan nabanggit ang mga utang na hindi mababayar. Ganito ang malinaw na sinabi ni Kasi, kayong lahat hindi pa kayo makakahulog sa akin. Ang OA na ang dami na kayong utong sa akin, nagulat si Kasi at binanggit pa ng mas malinaw, utong. Sabi ni Boy Sardinas, ipapatawag ko na yan to, Lord, sala talaga to. Alam niyo mga kababayan, hindi lang to basta katatawanan. Pero sala talaga to kasi unang-una mga kababayan, binanggit pa kasi. Nasa ano sila eh, nasa industry sila na pinapanood sila sa television, may mga batang nanonood. At alam ko naman na marami sa mga kabataan ang may idea pagdating sa mga ganitong klase ng salita. Tama yun, tama. No, may mga yung mga kabataan may mga idea sa ganyang klaseng salita. No? Lusot na sana yung una kung sinabi niyang ganun. Kaso nga lang yung nilinaw niya pa, yun ang mali doon eh. Dapat hindi mo na nilinaw. Kung alam mong nagkamali ka, is pinalagpas mo na lang. Hindi pa masyadong halata at baka maging exempted ka pa kahit papaano. 'Di ba? Huwag mo nang inulit-ulit. Hindi dapat binabanggit sa harap ng camera. Oh yes. Oh, yung mga panatiko ni Vice, ah, hindi naman pwedeng laging E80 lang yung pag-iinitan nyo. At na utang ay itong ang nasabi niya. Hindi pa kayo mga kuhulog sa akin? Ang OA na ha, ang dami na kayong utong sa... Utong? Utang! Oh, nilinaw niya, no? Diba? Ang dami niyo ng utong sa akin. Pwede nalang magpas yun eh. No? Pwede nalang magpas yung ganung bagay eh. Yung una niyang sabi. Kaso nagsalita siya na parang, utong? Nilinaw pa eh. Mario Josep, dapat hindi mo na nilinaw. Grabe. Pasok ka ngayon sa bang. Butas na naman niya. Diba? Hindi dapat yan halata ng taong bayan eh. Hindi dapat yan maahalata. Kaso nga lang, inulit pa. Tapos yung expression ng mukha nitong si Kasi, halatang halata mga kababayan na may mali sa kanyang sinabi. Baka sabihin ng iba, hey Sir Jake, bakit naman pinag-iinitan mo na naman ang tape eh, kababalik-balik mo pa lang. Wala mga kababayan, mali eh. Hindi naman pwedeng sabihin natin hindi mali yung sinabi dito. Kita nyo naman oh, halata naman sa mukha na nagkamali siya. Diba? Magpatuloy pa natin. At saka mapapansin nyo dito mga kababayan yung ano eh. Ito. Guilty. Yung expression ng mukha nitong si ano, nitong si Marquez. Halatang-halataan nyo naman, pagka may maling sinabi yung kasamahan mo, makikita nyo sa mukha yan ng kasamahan niya. Dito makikita nyo halatang-halata yung mukha nitong si Marquez mga kababayan na kung saan. Parang na-imbier na siya eh. Eh ganyan yung mga mukha na na-imbier na eh. Medyo alam nilang dihado. Diba? Kaya sabi dito ni Ma'am Mary May, anyare, saan ka nagpunta? Tagal mong nawala. Marami po tayong nilakad. Ayun, busy si Sir Jay. Ayun, pinuntahang lugar. Ayan, inulit pa niya, yes. Inulit pa niya, kaya mga kababayan, supply sila dito sa pagkakataong yes. Ito. Ano ba'y pagpatuloy pa natin? Agara ng mukha niya eh, no? Parang guilty sa nangyari. At saka ito, tingnan niyo yung expression ng mukha dito. Ito, alam nilang may maling nasabi si Kasi. At saka nag-sorry si Kasi ng 3 beses sa harap ng camera. MTRCB! MTRCB is waving. MTRCB is waving. Yung mga panatiko ng It's Showtime, ngayon kayo mag-ingay, ito. Pagkakataon nyo na para maagaw yung trono nila. Nakayari. Next cut off na lang ako magpapalit. Ako din, promise.
Next week, babayaran ko kayo lahat, okay? Mapapansin na gulat na gulat si Cassie sa kanya. Nasabing sa... Shock na shock siya sa ginawa niya eh! Salita. At tawang-tawa naman sila Alexa at Ara. Napabungis-ngis naman sila Winwin at Cheris. Maririnig ang mahinang salita na sinasabi ni Cassie na sorry. 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 Sa mga kapwa niya host. Sabi dito, sinira ng kambal ang kanilang karir ay dahil sa dadatungan. Okay nga pala, update nga pala natin doon sa ano natin. Si Queen, pinapatingin ko ngayon doon sa ano natin, bang paparapol nga tayo ng Sulit TV Box mga kababayan. Tapos yung parapol natin, madadagdagan pa yon. Kasi nga, kung makikita nyo, diba, nasabi ko nga sa live ko na ipapamigay natin yung gamit ko na suot nung nagpunta tayo sa TVJ. Kaso nga lang, mga kababayan, ilan yung nahingi sa atin noon? May 10 ata na tao. Eh hindi naman pwedeng isa lang yung bibigyan natin. Eh ngayon may nakasama kami sa RTC na magaling siya mag-design. Ang bala ko sana magpapa-duplicate tayo ng copy ng damit. Tapos ipapamigay na lang natin. Katulad ng ginagawa ni Chris na lang. Yung process ng pagpapanalo natin. Kumbaga may tatanong ako sa inyo, sagutin nyo na lamang po sa ating comment section. At kung sino yung una natin makikita na may tama ng sagot, sila yung makakakuha ng ano, Soli TV Box. And then yung damit, mga kababayan. Ayan ha, mga katunay ha, mayroon pa premium si Sir Jake Magnus, no? Damit at yung Sulit TV Box. Sulit TV Box. Ayan, syempre, pag nag-ano siya, magtatanong, pag nag-live siya, no? Tutok lang dyan, mga katunay. Dadagdagan natin ang damit para mas exciting. Para mas maganda yung ating palaro. O, di ba, ipagpatuloy pa natin. Parang takot na siya eh. Parang sinasabi niyo, naku, paano to? Problema na naman to. Ano na naman to? Grabe, no? Parang hindi pa siya masyadong ano eh. Hindi pa naman siya masyadong sanay mag-host siguro. Hindi niya pa alam laruin, no? Pero kung sa iba yan, alam laruin yung mga ganyang bagay. No? Hindi niya alam na mali yung pag-ulit niya nun. Eh, matakin mo ba naman utang na punta sa utang? O, di ba? Dito, pansin na pansin nyo eh. Pansin na pansin nyo dito yung bibig nitong si Cassie. Kita nyo, nagsusorry siya. Takot. Ano po talagang sorry? Tanyo ato. Kamakailan lang ay ni-mention ng mga netizen ang MTRCB dahil sa pagbanggit ng vibrator ni Kim Chiu sa programang It's Showtime. Masali sa mga contest ko rin ito? Sorry. Announcer po ba kayo? Pero ang ganda na ng vibrator ng boses. Radio announcer. Vibration ng boses. Para kasi pag sinayo, maraming ibig sabihin talaga ang vibrator. Pero pag meron talagang green na papasok sa isip mo, iba ang maiisip mo sa vibrator. Di ba mga katunay? At humingi naman ng paumanhin si Wally Bayola sa pagmumura niya sa EAT. Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng... Hindi naman pwedeng si Kuya Wally Bayola lang ang magpa-public apology. Tama yon, tama. No? Sana ginagawa nila yung ginawa ni Sir Wally. No, yung tamang paraan. So kung ano man ang maging hatol sa iyo ng MTRCB, istanggapin mo. At ang importante ay humarap ka sa lahat, no, at aminin mo yung nagawa mong pagkakamali. No, ipagpalagay natin kay Cassie, kay Kim Chiu, yung mga aksidenteng salita. Yan yung mga aksidente na hindi sinadya. Kahit pa paano, hindi naman ganun kalaki yan. Hindi katulad nung ganun. Diba? Kung ako sa kanila, pwede sila mag-public apology sa nasabi nila. Pero syempre, kung ano man ang mangyayari o magiging desisyon ng MTRCB sa nagawa nila, kailangan nilang igalang. Kailangan nilang tanggapin. No, kasi pagkakamali yan eh. No? Pero alam natin na hindi nila sinasadya. Hindi ko sila pinagtatanggol o ano, pero sa akin, ang reaction ko dito is hindi sinasadya. Like kay Wally.
no? Pare-parehos na hindi sinasadya. Pero ang importante ang gawin nila is yung salitang paghingi ng paumanhin sa lahat, gaya ng ginawa ni Wally. No, meron nga tayong kilala, sinadya na pero hindi pa humihingi ng paumanhin sa lahat. Kesyo sinasabi daw nilagyan pa ng mga kahulugan yung ginawa nila. Nasa noontime show po kayo lahat. No? Si Sir Wally Bayola, isa sa magandang halimbawa na umaamin ng pagkakamali sa lahat ng mga tao. 'Di ba? Isa siyang magandang halimbawa. Dahil nasa noontime show lahat nanonood. Sana maging magandang ehemplo si Wally sa mga nagawa niya na ganyan, paghingi ng dispensa kung ano man ang nagawa niya, na pwede niyo ring gawin. Hindi kababaan sa isang tao ang paghingi ng dispensa. 'Di ba? Kahit gaano ka pang kataas. 'Di ba? Kung ikaw ay hihingi ka ng dispensa sa mga pagkakamali mo, hindi 'yun kaduwagan, kababaan. Bagkus ang magiging kapalit nun is mas maraming bibilib sa'yo sa mga sa ginawa mong yun, dahil marunong kang umamin ng pagkakamali mo. Dapat pati si Nakasi nagpa-public apology din, at saka si Buboy. Ay. At saka dapat si Nabais nagpa-public apology din. Hindi naman pwedeng laging si Kuya Wally Bayola lang. Tama. Dapat mag-public apology din sila para pantay-pantay yung mga non-time show na inaabangan natin. Yes. Dapat mag-public apology din. Yun ang pinaka-dapat, mga kababayan. Oy, Kuya Mix, Megalove shoutout tayo. Yun ang pinaka-dapat, mag-public apology sila. Hindi sapat yung nagpa-public apology ng pabulong lang. Oo, hindi dapat ganon. Nagso-sorry ka dun sa mga kasama mo. No, kung sino yung kaharap mo, sorry. Dapat, kung yung humingi ka ng sorry, is sinamantala mo na, di ba, doon sa programa mo, na kung meron man po ako nasabing hindi maganda ganyan, kaya tulad kay Wally, dapat humingi siya ng dispensa in front of national TV. Hindi yung nagsosorry ka sa mga kasama mo, eh, labas naman sila doon sa ganung usapan. Hindi naman sila tagapanood, pare-pareho kayo nagtatrabaho dyan eh. No, pare-pareho kayo nasa harap ng camera. Hindi ka dapat nagsasorry sa kanila. Dapat nagsasorry ka kung sino ang mga makakakita o nakakapanood sa'yo. Dapat yung katulad nito. Yun, yung katulad nito, nitong ginawa ni Kuya Wally Bayola. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang yung public apology ninyo. Yung ganyan-ganyan, pasimpleng magsasorry pagka nakapagsabi ng hindi maganda. Tapos yung iba, ang tataas ng tingin sa sarili, ayaw mag-public apology. Hindi pwede yan. Ayun! Natating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon kay Sir Jake Magnus. Ayan ha, eto, nakakover na o si Ma'am Lala. Halayari kayo. Tinagay ko na dyan. MTRCB is waving, ika nga ni Sir Jake. No? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!